Hi guys, welcome po sa ating channel, Hugot Ignite. Ako po si Sir JV at welcome po sa ating channel. So, para po sa video natin guys, this will be continuation of our discussion about probability that deals with the topic guys, experimental probability versus theoretical probability. Now, kailangan nating malaman guys, ang difference between experimental and theoretical para mas maintindihan natin kung paano ito gagawin. So we're trying to define experimental and theoretical probability. So let's try to differentiate experimental to theoretical at bibigay tayo guys ng mga example kung paano ginagamit ang mga ito in probability. This is part of grade 8, fourth quarter. Let's have our discussion guys. Now pag sinabi guys experimental versus theoretical probability, magkaibandal lang ito, but they also deals with probability. Experimental is calculated to actual situation by performing it. Ibig sabihin guys, para malaman natin whether a certain thing will happen or not, kung nangyayari siya at hindi, kailangan natin guys gamitin yung experiment na to. Kailangan paulit-ulit natin gagawin yung experiment hanggang magkaroon tayo ng trial, which is 20, 30, or 100 trials, kung saan guys, doon tayo magde-develop ng probability. Now, pag sinabi naman theoretical, hindi natin siya in-experiment. But we're looking more on the outcome. Now, isabihin, susukatin natin yung probability that one thing will happen based on its outcome. Sa mismong kinalabasan niya. Hindi yung kinalabasan ng experiment. So, medyo nakakalito yung dalawa. Pero, we're going to have some example para mas maintindihan ninyo. So, experimental probability, guys, is more on doing the experiment. While theoretical probability is more on the possible outcome. Kahit hindi mo gawin yung experiment. Okay? Now, pag sinabing theoretical probability, what we expect to happen? Kung ano yung posibleng mangyari kapag ginawa natin ang isang bagay. That's theoretical. Pag experimental naman, we're going to try what will happen if we're going to try it. Okay? In short, experimental, may experiment na nangyari. Theoretical, wala po. Okay? Now, experimental, how many times of event over the divided by total number of trials? So, the probability is based on the experiment trial. So, kailangan natin mag-try ng experiment bago natin i-try o bago natin i-solve yung probability niya. Pag naman theoretical, we're more on the outcome noong probable outcome guys o favorable outcome guys noong experiment over the total number of outcomes niya. While we are not doing the experiment, kung kahit niya siya gawin. So, experimental probability, number of times an event will occur over the number of trial. So, matalang theoretical, number of favorable outcomes over the number of total outcomes. So, let's have some example para mas maintindihan natin ito. So, ang experimental probability, yung event ay mangyayari over its trial. Samantalang yung theoretical, favorable outcomes over the total number of outcomes. So, example nga naman, diba? Now, example guys sa experimental probability ay yung tungkol sa experiment na pag-flip ng coin. Nagtotos tayo ng coin. Okay? Find the probability of getting a head after flipping a coin 10 times. So dito, nag-perform tayo ng 10 times. At ito yung guys yung probability na nakuha natin. The experimental probability will be the number of times you got head after you flip the coins 10 times. At nagkikamaran tayo ng 6 over 10. Ibig sabihin, ang experimental probability natin ay 6 over 10. Na makakuha tayo ng head after we flip a coin ng 10 beses. The probability is based on the result of the experiment. What will exactly happen? Kung sabihin, nag-try tayo guys, nung pag-solve niya, gamit yung ating experiment. Nag-experiment tayo ng 10 beses na tayo nag-flip ng coin. At doon natin guys nakuha yung experimental probability. So, iulitin ko nga, pag sabi experimental, what will happen if we try it? So, ano ba yung pinagkaiba niya doon sa tinatawag nating theoretical? Sa theoretical guys, we're not going to flip the coin.
Hindi tayo mag-experiment. But we're more on the outcome. So sabi daw dito, find the probability of getting ahead when flipping a coin. In case sa coin, guys, dalawa yung side ng coin, which is a head and a tail. So we're focused more on their outcome, hindi guys yung trial na ginawa natin. Kasi doon sa first one, sa experimental, nag-try tayong mag-flip ng coin ng 10 times. At doon tayo na ako ng head na 6 na beses, samantalang 4 lang naman yung tail. Dito guys, we make a direct approach on the experiment. So pag tayo nag-experiment ng isang coin, dalawa lang ang kalalabasan niya, isang head at tail. At doon tayo magsosolve. Since may equal chance ang coin na mag-flip into head and a tail, automatic meron tayong 1/2 or 50%. So ibig sabihin, experimental is more on the trial na ginawa natin ng isang bagay. Will exactly what happened. While theoretical is more on the outcome na lalabasan kahit hindi natin i-perform yung operation. So, medyo nakakalito siya guys, but small thinking, theoretical doesn't need an experiment to be done. Hindi natin kailangan guys mag-flip na mag-flip ng coin as long as alam natin na kalabasan ng coin ay either head or a tail. Okay? So ito ay more on the outcome without doing the experiment. So simply based on the observation of the experiment or their outcome. Ibig sabihin guys, kapag tayo ay die ang pinag-uusapan, pag tayo nag-roll ng dice ng 6 times, tapos kinuha natin probability noon, that is experimental. Pero kahit hindi tayo mag-roll ng die, tapos alam natin na ang outcome niya ay 1 to 6, at dun tayo nag-subdirecta sa outcome niya, automatic, theoretical siya, guys. Okay? So, here's some examples of those items. So, experimental probability, guys. Example, in a basketball 3-point shootout, Kevin made 10 out of 15 goals. Oh, napalapit naman ni paring Kevin, di ba? Ano yung probability na makuha niya yung next shot? So, ibig sabihin, nag-perform siya na experiment na 10 out of 15. Ibig sabihin, ang experiment na makuha niya yung sulod na shot niya is 2 over 3. Kasi 10 divided by 15, that is a fraction. So ang lowest term niya ay 2 over 3. Ibig sabihin, meron siyang 66% na may papasok niya yung sulod na bola. Yun ay based on their previous experiment. Previous na ginawa niya. So usually guys, experimental probability ay mas capable doon sa mga sports, like basketball, o yung mga talagang kinonfirm natin yung mga bagay before we do it. Okay? So the probability of the next shot will be the previous shot over the shot attempt. Kasi may shot attempt siya na 15 attempt. 10 yung pinasok niya. Kaya 10 over 15, that's 2 over 3. So base ito sa experiment, meron siyang 2 over 3 chance na ma-shoot siya. At under ito guys, experiment. Para since nag-experiment si Kevin, na tumira siya ng tumira ng tumira ng 3-point shot. Kaya din ni Kevin, no? Para very good, galing mo. Now, si John naman ay nagpra-practice ng archery. Ano ba yung archery po, mana? Now, among its 28 guys try, nakamero siya ng 22 bullseye. Ano ba yung probability ng next bullseye? That will be 22 over 28 or 11 out of 14. So, sa every 14 shot, 11 shot yung ginawa niya tama. Nakabullseye siya. That is experimental kasi he tried to perform the thing. Okay? Pero kung guys, kung pag-uusapan natin to, in terms of theoretical, dalawa lang yan. Either umasok siya o hindi. Diba? That is 50%. Okay? 50% sa mga bullseye, 50% na hindi. 50% na papasok ang tira niya, 50% na theoretical. Kasi dalawa lang naman ang pag tumira ng bola, either pumasok siya o lumabas. It is theoretical. But if we're talking about experimental, it's more on the trial. Now, let's try to deal with theoretical naman. Now, two pair of dice roll determine the probability of getting the same number. Now, dito, we don't need to do the rolling of dice. As long as we know kung ano yung outcome niya, doon tayo magpo-focus, guys. So, ang probability nito, guys, kung gagawa tayo, ay may 36 probability. That's 6 face ang die, another 6 face of die. 6 times 6 is 36. So, principal count, fundamental counting principle. A fundamental principle of counting, yan. Nalilito na ako. Nalilito na ako bigla, guys. So,
fundamental principle of counting, kung saan 6 face ang dice, another 6 face ang dice, pag-multiply natin, 36. Now, hindi tayo guys experiment, but we're trying to determine yung same number. So kung titik natin to, ano yun? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Now, definitely, that is 36. 6 over 36 or 1 over 6. Hindi tayo nag-experiment, alam lang natin ang outcome, theoretical. Diba? Alam natin yan yung kalalabasan. Same number ang kailangan natin. Hindi yung mga parehas na number. Okay? So, let's continue guys. Another example for theoretical is this one. Drawing a card on a standard deck of card. Determine the face card. Ano ba yung mga face card na yan? Ano ba yung mga ace na yan? Hindi nyo tanda yan. So, sa mga nagtutungit yan ang mga bata, mga, alam nyo itong bagay na ito. But, we're not doing that kind of gambling guys. Ito ay more on probability. Now, if we're talking about a standard deck of card, there are four suits of a card. They have a club, a spade, a heart, and a diamond. So, meron siya 13, guys. So, syempre, nandiyan yung alas, yung ace. We have the number from 2 to 10. And we have the face card, jack, queen, and king. So, all in all, guys, if we're trying to know kung ano ba yung mga face card, determine natin kung paano natin makuha yung face card, that is 12 over 52. Bakit po? Kasi meron tayo, guys, tatlong face card sa bawat suit. So we have jack, queen, and king. So na-up, tatlo siya times 4. Definitely, that's 12. So 12 yung ating face card. And 12 divided by 52, which is the total number of the cards, that is 3 over 13. And that will be the probability na makakuha tayo ng face card. So, guys, ito ay hindi natin further form. Hindi tayo nagbumunot ng ilang beses para malaman natin yung face card na makukuha natin. Ibig sabihin, theoretical to. Pero pag nag-try tayo magkumuha ng mga cards, ilang beses tayo nag-try, that is experimental na. Okay? And I hope, guys, sa inyo nyo kung ano ba yung pinagkaiba ng experimental probability and theoretical probability. Ulit natin, guys, ha? If we're talking about more on the trial, that is experimental. If we're talking about more on the outcome, that is theoretical. Now, in order for me to determine whether you understand our topic, syempre, I'm going to give you this quiz, guys. So, this will be 5-item quiz. At syempre, kailangan sagutan to within 5 minutes. So, sana ko nainan yung topic natin about this item. So, I hope you answer this right. So, 5 minutes, start now.
time's up. Let us have our discussion about this item. So I hope natinamaan niyo yung mga item na to. So for number one, that is tea, theoretical sa guys. Kasi po, hindi mo natin kailangan itry yan. It's more on, bibilangin lang natin yung letter ng mathematics. Tapos pipili tayo, di ba? That's how theoretical natin. Number, letter E for number two, because we make trial for 30 times. Sabi di yan. Di ba? Ang number three is letter E also. So I hope tumama kayo doon. Kasi po, kung maga, napapansin mo guys yun eh. Pulit-ulit ka doon eh. Okay? Pulit-ulit ka, nakikita naman kung sino nagpa-park doon. And you're noticing, and you're observing. That is trial, syempre. At letter D naman for number four, because we more on theoretical kasi po, that is concrete object guys. And we're going to determine how many cards are there, saka natin siya kukunin. Okay? That's experimental and theoretical guys. And I hope you learned something from our video. If you like this video guys, don't forget to like it. And I hope guys na nakatama kayo doon sa mga item natin. That's how it should be guys. At sana po may natunan kayo. Don't forget to like, follow, subscribe sa ating video. And don't forget to share this video sa inyong mga estudyante. And also, sa mga magulang dyan na gusto maging tutor sa inyong mga anak, share nyo po guys ang video ito. At don't forget to subscribe. So God bless po, ingat. And see you again guys sa ating next video. Buhay po kayo.